Tunay niyo nga po na nasa Bible religion niyo. Ang aming religion ay ang aming samahan, hindi religion, kasi ang ibig sabihin ng religion, pagsisisi, yan ang tamang religion, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kung sino ang maliligtas na religion, o sige. Verse 10. Lucas chapter 15 verse 10. Yan kasi ang ibig sabihin kasi kardo ng reliyon ay pagsisisi, kasi nung nakadipa si Kristo sa cross, doon nagsimula yung reliyon. Kaya ang reliyon ay ibig sabihin ay magbabalik loob sa Diyos, magsisi sa kasalanan. Okay. O sige, basa. Sabi dito ng Lucas chapter 15 verse 10, sabi niya dito, no? Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang mga kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Ayan. Kung ikaw pala ay tumalikod sa kasalanan, nagsisi ka sa kasalanan, ikaw ay maliligtas, welcome ka sa kalangitan, at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, pinapasok mo sa iyong puso, ikaw ay may kaligtasan. Pero kung sasabihin mo na gusto ko pong baguhin, ano, at i-correct po yung paniniwala ng ilan sa atin. Ang iglesia po o mga simbahan ay wala dyan ang Diyos. Ang Diyos ay nasa puso ng tao. Kung nagsisi ka at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, ang tawag sa kanya ay iglesias. Yun ang sasalubong sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yung mga iglesia o mga simbahan, hindi ko po tinitarget ang mga iglesia. Iglesia ni, alam na natin yan. Hindi po, pag sinabi po kasing iglesia, ay mga simbahan. Mga pakatuliko, mga pa-iglesia, mga pa-baptist, mga pa-born again, o ano pa man na mga religion. Yan po ay iglesia ang tawag dyan. Ang iglesia po, local, ay wala dyan ang Diyos. Buksan nga natin para maniwala ka, Cardo, na huwag mong ipagmalaki sa akin yung simbahan mo, sapagkat wala dyan ang Diyos. Oh, basa, Gawa, chapter 7, verse 48. Kasi minsan pinagmamalaki ang simbahan eh. Wala dyan ang Diyos. Yan. Yan, basahin ko. Oh, basa. Gawa chapter 7 verse 48, sabi dito, no? Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao, sabi nga ng propeta. Sige. Sabi ng 49, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tungtungan. Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin, o anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo. Ayan o, maliwanag. Gayunman ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa bahay na ginawa ng tao. Yan. Kung simbahan ang pag-uusapan natin, wala dyan ang Diyos. Gawa lang ng tao eh. Gawa ng tao. Ang pinag-uusapan natin, ang reliyon na Cardo, na makapagliligtas sa iyo kung magsisi ka sa kasalanan mo, sapagkat iyon ang papasok sa langit. Yung nagsisisi ay may malinis na buhay. Kaya kung ano man ang tawag sa iyo, halimbawa katoliko ka, nagsisi ka sa kasalanan, tinanggap mo si Jesucristo, born again ang tawag sa iyo. Ibig sabihin, mga isang taong binago ng Diyos, iyan ang ibig sabihin ng born again Christian.